Samuklay. Bola lang yan. Hindi totoo yan. So, ayan mga migs. So, ang unang gagawin natin ay yung pag-back splice ng isang tali, mga migs. Kasi kung hindi mo siya i-back splice, ganito ang mangyayari ng dulo ng tali mo. So, magka masira yung dulo ng tali mo pag hindi mo siya i-back splice. So ngayon, babak splice natin siya mga migs. Unang-una mga migs, ganito ang gagawin mo. Yung dulo, yung mga strand ng dulo, lagyan mo na mga tape para hindi siya masisira. So ngayon, ito natanggal ko na to. Ang una mong gagawin is hanapin mo yung gitna. Kasi ganyan man yan yung tali mga migs. Hanapin mo siya yung gitna. Yan. So ito, hanapin natin yung gitna niya. So, pinaka-gitna niya. Ito. So yan. Yan yung gitna niya mga migs. Diba? So ito yung pinaka-gitna. Ang una mo gagawin, dahil nakuha mo na yung gitna, ibibend mo siya papunta sa'yo. Tapos hawakan mo, ipitin mo lang siya. Yan. So nabend na siya. Ayan na, nabend na siya mga migs. Ang susunod mong gawin, yung nandito naman sa kabila, i-overlap mo dito sa nabend mga migs, sa ibabaw. Yan, i-overlap mo siya. Kasi gagawa tayo ng crown. Yan. Yan mga migs. So, mula dito sa kabila, i-overlap mo lang siya sa nakabend na gitna. Pag na-overlap mo na siya mga migs, ang susunod mong gagawin, yung nahuli, tusok mo siya dito sa nakabend, yung nakabend mong unang strand, tusok mo siya. Yan, tusok, tapos silain mo na lang. So, yan na yung crown mga migs. So, nakagawa na tayo ng crown, higpitan lang natin ha. Higpitan natin. Yan. So, yan na yung crown mga migs. Okay. So, ngayon, dahil nakagawa na tayo ng crown, ang gagawin natin, higpitan natin siya, tapos papasok natin siya papunta dito pa atras. So, ayan. Ayan na yung magiging forma niya. So, diba? Naging crown na siya. Ayan, crown. Okay? So, nakagawa na tayo ng crown. Ang unang sunod mong gagawin, ito siya. Kahit saan naman dito mga mix ang unahin mo. Basta kung saan siya nakadikit, doon mo siya i-overlap naman. Ayan, ganyan. Diba? Ito siya. Nakadikit siya dito. Ayan. Ikutin mo lang siya dito. Tapos, dito mo siya ipasok sa katabi nung nakadikit niya. So, ayan. Diba? Dito yung nakadikit. Dito tayo papasok. So, pasok natin dyan. Ayan. So, napasok na natin yung isa. Ikutin natin. Ito naman, so, dito natin siya ipapasok. Kasi ito yung kadikit niya. Kailangan siya mag-overlap sila eh. So, pasok natin siya dyan. Pasok
natin ha. Yan. So, naipasok na natin yung dalawa. So, ito naman, yung huli. Yung kadikit niya, ito naman yung kasunod niya dito. Diba? So, dito natin siya ilalagay. Yan. Yan, okay. So, ayan na yan siya mga migs. Yan na yung start ng box splicing. So, mababox splice na natin siya kasi nakagawa na tayo ng crown. Hindi na masisira yung dulo ng tali mo. So, ayan, di ba? So, yan magiging forma niya. So, sundan na lang natin mga migs. So, overlap lang. Ito, ang overlap niya, ito naman, dito tayo sa sunod niya. Sa sunod. Yan. O, ganun din. Sa sunod naman. Kasi, yung, ano, sa overlap niya eh. O. Yan. Ito yung isa. Tuloy-tuloy lang yan hanggang matapos sa dulo. Yan. Tapos mahigpitan mo rin. Yan. Tapos overlap ulit. Yung ganyan na siya siya, di ba? So, overlap ulit ko na mix. Overlap. Yan. Pasok. Yan. Pasok ulit. Ganyan mga mix. Pasok naman. Ganyan. Overlap lang. Overlap. Yan, no? Overlap siya dito. Sa, ano, dito. So, dito natin siya ilagay. Yan. Hanggang matapos siya. Yan. Overlap ulit. Yan. Tapos overlap din dito. So, yan na yung pinakahuli. So, ayan. Nagawa na natin yung box splice mga mids. Ganun lang kadali. Simple lang. Tundan mo lang yung steps. Unang-una, gagawa ka ng crown para mag-start ka ng box splice. Saka para ma-secure na yung dulo ng tali mo. So, ayan na mga mig. Hindi na talaga siya maano, hindi na masisira. Hindi katulad nito sa dulo. Yung dulo nito, pag hindi siya na box splice, ganyan yung mangyayari ng dulo ng tali mo. Pero pag na-box splice siya, malinis yung tingnan mga migs. Ayan mga migs. Stay tuned mga migs! Woohoo! Sana may natutunan kayo dito. So, ang sunod naman natin gagawin mga migs na splice. Yung eye splice. Yung eye splice din mga migs, madalas din namin ginagamit dito sa barko. Eye splice, yan, ginagamit namin yan para kung maglugtong ka or kung ipipix mo na yung tali mo, yung niwala ng tanggalan yan, i-eye splice mo na siya. So, paano gumawa ng splice, mga eye splice, mga migs? Ganun pa rin. Yung dulo ng mga strand, kailangan lagyan mo ng tape para hindi ka mahirapan mamaya pagkagawa mo ng eye splice. Kasi ano lang naman din to eh, pag marunong ka na gumawa ng box splice, madali na lang sa iyo yung paggawa ng eye splice. Ang importante lang yung sa pag-umpisa. Kasi kadalasan sa umpisa kasi doon nagkakamali yung ano. Kaya pag nagkamali ka sa umpisa ng paggawa ng eye splice, talagang hindi siya magiging maganda yung kalalabasan. So, ngayon mga migs, dito tayo sa eye splice. Ito, tali. Meron na tayong nilagay dito na marking. Hanggang dito lang yung strand na tinanggal natin para hindi tayo mahirapan. Tapos, ibibend mo siya. Ayan, na-bend mo na siya. Bend mo. Depende sa iyo kung gaano kalaking eye yung gagawin mo. Pwedeng ganyan kalaki mga migs. Kung depende sa gusto mong gawing eye. So, gagawa tayo ng eye mga ganyan kalaki. Para. So, una-una mong gawin. Tulad pa rin kanina. Yung gitna ulit. Hanapin mo yung gitna. So, dito, ito yung gitna. Ito yung alay natin ng gitna. So, ayan, nakakuha na natin yung gitna. Lalagay natin dito sa tali. Dito sa pinakano yung pinag-bend natin. Lagay natin yan. So, mangyayari, ganyan ang ano, labas niya, mga mig. So, di ba? So, ito, nakagitna na siya, no? Makakuha na tayo ng gitna. Straight yan siya dyan.
So, ang muna natin gagawin, kuhanin natin to. Diba? Dito man tayo maglalagay sa gitna, ganyan. So, buksan natin to, ganyan. Buksan natin kunti. Iikutin mo lang para bumukas siya. Pagkabukas niya, yung gitna na nakahuli, nakuha mong strand, yun ang una mong ilagay. Ipasok mo siya dyan. Ayan. Oh, ayan. So, yan ang magiging itsura niya. Ayan. So, nakapasok na siya, di ba? Yung gitna na, ano. So, may dalawa kapag naiiwan. So, yung dalawang naiiwan, ikutin mo lang yung tali mo. Dito mo siya. Di ba? Ganyan, papunta yung doon ng tali, papunta doon. So, ito, sabay mo lang siya dito. Di ba? Ayan o, kita mo. I-bend mo lang ulit. Ayan, para makakuha ka ng butas. Tapos ito, kunin mo. Kasi ipasok mo siya. Pasok, ganyan. Okay, so yan, napasok na. Ayan na siya yun, mga mix. So, isa na lang. So, yung isa na lang yung hindi natin ilagay. Ito rin yun. Diba? Oh, dito rin siya dadaan. Kasi meron siya ditong isa eh. Ganyan, no? So, mag-overlap siya dito. So, ito yung bubuksan natin. Buksan natin yan. Yan, buksan natin. Tapos, pasok. Yan. So, yan na yun, mga migs. Yan na yun. Umpisa ng eye splice. So, andali lang siya. Yan na yung umpisa ng eye splice. So, ngayon, dahil naipasok mo na yung tatlo, pwede ka na mag-start. Katulad kanina, yung box splice. So, overlap lang din. Bawat ganyan mo na may madaanan, yan din siya. Yung kasunod niya, yung kasunod, ito. Ito yung kasunod niya rin dito. Ito yung bubuka mo. Kasi doon mo ilalagay yung isang strand. Yan. Yan na. Ganun din dito sa kabila. Yan. Putin mo lang din para bumuka. Tapos, yan. Ganun din dito sa kabila. Dito pa rin papasok. Yan. Basta, kailangan mag-overlap siya. Yan. So, naman dyan. Yan. So, yan na yan, mga wings. Dire-diretso na lang yan siya. Nagiging eye splice na yan. So, tuloy-tuloy lang natin. Yan, dito. Ito, so dito siya mag-overlap. Buksan natin itong isa dito sa unahan. Pasok natin. Meron din dito. Unahan, pasok din natin. Yan. Yan. Overlap lang, overlap. Para humigpit. Tapos sabay higpitan mo siya. Tap, tap lang. Tapos, yan. Madali lang naman to siya, mga migs. Saka ano, magagamit din to siya sa bahay o kung saan ka man. Magagamit mo rin to siya kasi ito yung kadalasan talaga ang mga ginagamit ng mga splice, mga migs. Para pag-iingat sa tali. Yan. Yun na yan. So yan na yung eye splice natin, mga migs. Pwede na siya, pwede ka magdugtong dito. Pwede ka rin, pwede mo rin i-fix to. Kunyari, may tatalian ka na gusto mo i-fix na to. Natali na to. Eye splice mo lang siya. Hindi na yan siya matatanggal. So, ganyan yung itsura, mga mix. Eye splice. Ayan, mga mix. So, sana may natutunan na naman kayo. Ayan, mga mix. Sana may natutunan kayo sa dinimo ko. Hanggang sa muli, mga migs, sa susunod nating video, maghanap tayo ng ibang tali na pwede natin itulog sa inyo. So, itong dalawang tali na to, ito talaga yung madalas namin ginagamit, lalong-lalo na sa kubyerta. Kasi kadalasan dito sa kubyerta, noon may mga tali-tali din. Kaya mga migs, stay tuned! Kaya nga, ikaw alam kung magalingan tsamba mo, malakas eh.
nagpapasalamat ako sa mga bago kong subscribers at sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy na tumatangkilig sa mga video ko mga bro. Sana itong video na to ay magustuhan nyo at may natutunan kayo. So mga mates, kung may mga katanungan kayo, please huwag kayong mahingi. What? What the fuck? Huwag kayong mahiyang mag-comment down para matugunan natin yung mga katanungan ng mga kids. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Click the bell button para update kayo lagi sa mga bago kong video mga kids. So, shout out sa misis ko, mga anak ko, at sa lahat ng kaibigan ko, mga pamilya ko. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Ingat-ingat lagi mga mates. Stay tuned lang sa Biyahe Ni Dance.